budget para sa gagawing tatlong barko, Cas Adona. 2024 na budget para panduhan ang tatlong bagong barko ng Coast Guard para sa depensa ng West Philippine Sea. Kasama sa bagong pirmahang 2024 na national budget ang pagpopondo para sa tatlong bagong barko para sa Philippine Coast Guard, PCG, na gagamitin sa pagtatanggol sa West Philippine Sea, isiniwalat ni Senate President Juan Miguel Sabiri noong Miyerkules. Budget's very responsive budget. Maganda po ito dahil malaki pong dinagdag namin sa social services, sa DSWD, sa tupad ng dole, for emergency hiring of our kababayans, of less fortunate kababayans, lalo na sa mga emergency response. Nagdagdag po tayo ng pondo dyan. Dinagdagan din po natin yung defense budget para sa Coast Guard, sa Navy, sa Air Force, Army, to be able to help us protect the West Philippine Sea and the rest of the country. So we're very happy with this budget. Talagang sa tingin ko, this is one of the most responsive budgets and progressive budgets of our country in a while. So I'm very proud of it. Sa security cluster, umabot na almost 10.2 billion ang nadagdagan. We're buying three big ships for the Coast Guard. And ang plano po namin ni Presidente, kausap po si Pangulo, ang plano po ay gawin na po natin ito dito sa Pilipinas. So there's an Australian company that builds Australian Navy ships, Austal. They're based in Balamban, Cebu. They're looking to be awarded this budget for ship construction. Para sa ganun, Pilipino na po ang gagawa ng mga barko na magdedepensa sa West Philippine Sea. Sa security cluster, umabot ng almost 10.2 billion pesos ang nadagdagan, tatlong malalaking barko ang binibili namin para sa Coast Guard, sabi ni Zabiri sa isang ambush interview pagkatapos ng ceremonial signing ng 2024 na General Appropriations Act, GAA. Ayon sa Senate President, ang mga bagong barko ng PCG ay gagawin ng isang Australian company na nakabase sa Cebu. Ang plano po namin ni Presidente, kausap ko po si Pangulo, ang plano po ay gawin na natin ito dito sa Pilipinas. Mayroong isang kumpanya ng Australia na gumagawa ng mga barko ng Australian Navy, Austal, sila ay nakabase sa Balamban sa Cebu. They are looking to be awarded this budget for ship construction para sa ganoon, Pilipino na po ang gagawa ng mga barko na magdedepensa sa West Philippine Sea, Zabiri said. Teodoro said walang bansang sumusuporta sa pag-angkin ng China sa buong South China Sea. Pinirmahan ni Pangulong Marcos ang P5.768 trillion national budget para sa 2024. Pipirmahan ni Marcos ang 2024 budget sa Miyerkules, sabi ng OVP Confi Fund Issue Settled, na pag-usapan lang namin ng presidente ang planong pagtatayo ng mga bagong barko dito sa Pilipinas. May Australian company na gumagawa ng Navy ships, they are based in Balamban, Cebu. They're looking to be awarded this budget for ship construction para ang mga Pilipino ang gagawa ng mga barko na gagamitin sa West Philippine Sea. Nauna rito, sinabi ni Senate Finance Committee Chairman Sonny Anggara na ang sektor ng depensa ay makakakuha ng malaking pagtaas ng pondo sa ilalim ng 2024 na national budget. Ang 2024 budget, na niratipikahan ng Kamara at Senado noong 11 ng Desyembre, ay mas mataas ng 9.5% kumpara sa P5.268 trillion national budget ngayong taon. Nagpasalamat si Zabiri sa Pangulo sa pagpirma ng budget sa oras. Binigyang diin niya ang pagtaas ng budget ng Philippine Coast Guard na naglalayong ipagpatuloy ang mga hakbang para maprotektahan ang teritoryong karagatan ng bansa. Ipinagmamalaki namin na nagawa namin ang sa tingin ko ay ang pinakamahusay na budget na nakita namin sa mga taon, na may mahusay na balanse ng mga serbisyong panlipunan, pag-unlad ng infrastruktura, at syempre depensa at seguridad, kabilang ang isang napakakarapat dapat na pagtaas sa budget ng ating baybayin. Ang Philippine Coast Guard, na nasa frontline ng ating patuloy na pagsisikap na protektahan ang ating mga karapatan sa soberanya sa West Philippine Sea, sabi ni Zabiri, ipinagmamalaki din namin na ipakita ang mga alalahanin ng mga tao tungkol sa mga kumpidensyal na pondo, sa pamamagitan ng paggawa ng 2024 na budget na mas transparent at ang aming mga ahensya at tanggapan ng gobyerno ay mas may pananagutan sa kanilang paggasta, dagdag niya.